Ayan, good morning guys, this is Joel and welcome to my channel. So ngayon, siho na nga, pupunta ngayon tayo sa Pops Penstall. So yun nga, ano nga ba yung gagawin natin kay Pops Penstall? Ba't tayo pupunta ngayon doon? Like nung pinost ko nung nakaraan, yun, bumali ako sa kanya ng alloy box, yan, yung duhan na alloy box. So yun, nakikita nyo, dito lang naman siya. Then, tuturo ko sa inyo, sana konti lang tao. Sasaglit lang talaga ako kasi nga may pasok pa ako sa trabaho. And then, inagahan ko na lang. Then, ito, nadaan tayo sa kanila. Baka madami ngayon nagpapa-install sa kanya. Pero yun, usually Saturday madami. Pero ito yung mga customer na siya. Ang dami na nga. Yun, balikan ko kayo mamaya. Yung box. Yun, bali umaga-umaga ang dami agad nagpapagawa sa kanila. So, di ko alam kung ilan. Baka may parating pa. Wala sino, ano eh, Marson eh. Check natin ah. Yun oh. Kita niya ito yung mga box natin. Yung binili kong box. Yung tulog pa. Ayan. So, papakabit na natin yun. So, yan. Nandito na ngayon tayo. Bali, ang gagawin na lang natin is bin-unbox na itong ano. Yung box natin. Ayan. 45 liter siya. So, yun yung design niya. Duhan triple X. Yan. Pag binuksan niyo yung box, unang nyo makikita is yung rubber wrap. And then, yung kinaka-box. Yan, ang laki. Ganda. Saka, ibutin natin. Hindi ko lang in-expect na tatanggalin pala yung ano ko. Yung bracket ko. So, yan. Itsura niyo. Bagong bago yan. Yan, kapit na natin. Sa loob, check natin yung loob. Bagong mga dito. Saka natin dito. So yun, sa loob may kita nyo, bali ang may kita nyo dyan is ito, yung leather na cover dito, and then ito, manual. So, may kita nyo yung manual, and then ito yung susi, bali may kasama syang dalawang susi, and then ito yung ano nya, dalawang reflectorize. Ang ganda na ito, kulay white eh, ayaw ko sino kulay green. So ito yung sinasabi nilang bracket. Ayan. So ngayon, kakabitan natin siya. So yun, kaya siya binutasan dito. Kasi kung makikita nyo, walang buta siya dito, di ba? So ginawan lang siya ng paraan. Kaya yan. Ay, dito siya. Sa mga nakagantong GB bracket, ganun mangyayari. Bubutasan niya talaga dito. Nasa. Ayan, dalawa yan. So yun, bali nakabit na yung tapat na screw dito. So yan yung magiging itsura niya. Ito yung pinaka base plate niya. Ito yung ilalagay. So, dito yung ikakapas. Yan. Sa apat na yun. Yung pinapantay niya lang ito kasi dun yung pinakalock niya. So yan, pag ilalagay niya siya. Yan. Makikita niyo yun. Kung may kita nyo, wala siyang backrest eh. Bilan nyo na lang ng backrest, katulad ng kay Marvin. Ayan, katulad na ganun. Kasi wala pa siyang ganito. Magkano lang naman yung months? Around 600, 700. Depende, pero may in-order na ako eh. Sa Shopee, nasa 649.
Ang pinagkaiba niya doon sa lumang ano, model. Kasi kaya siya tinawag yung Clipper X. Kasi tatlo na yung X sa dito. Ayan. Oh, yes. So, yung nakaraan kasi walang X dito eh. So plain lang siya. So yun, tinawag ko sa dito. So yun guys, bali i-review na natin tong duhan na alloy box. Bali ito yung duhan na tinatawag nila na Triple X yan. Kaya siya tinawag na Triple X. So baka ano isipin yung Triple X. Kaya siya tinawag na Triple X kasi may tatlo siyang X. Isa dito sa harap, dalawa dito sa gilid. So ito, yan. Ito yung isa. Ito yung isa sa kabilaan. Tsaka ito. Yan. So ito daw yung pinaka latest version ng duhan. So ang capacity nito is 45 liters lang. Meron kasing 55 liters eh. So ito lang naman yung binili ko, yung pang 45 lang. Ayoko nang masyadong malaki. So yan, kung may kita nyo dito, so lalapit ako. Yan, pure alloy siya. Yan. Dito sa lahat yan, 100% alloy. And then dito, may mga plastic siya sa gilid. Yan, okay na okay siya. Yung materials, maganda siya. Maganda tong plastic sa gilid para if in case na huwag naman sana na ma-aksidente kayo or kaya bumaksak tong box natin, merong kanto. Yan. Hindi agad matatamaan yung pinaka-ano natin, top box natin. And then kung may kita nyo, meron siyang dito mga parang sabitan. Yan. Magandang purpose to eh. Kasi for example, meron kayo i-deliver. Tapos meron kayong parang tension rope. Yan, pwede nyo paglagay ng tension rope dito or kaya kung ano yung mga pwede nyo i-deliver, pwede nyo ipatong dito and then isasabit nyo dito. So, ayun yung kinaganda rin ito. Tuwang-tuwa ako dito sa purpose nito kasi nga, yung box ko dati na yung plastic lang, walang ganito. So, nahihirapan na ako saan isasabit. And then yan, may kita nyo naman. May mga rebate siya dito. And then, yan, yung duhan niya naka-emboss. Yan, pati dito sa ano, taas, yung duhan naka-emboss. Yan. And then, pagdating naman sa locking system, dalawa yan, isa dito sa baba, tsaka isa dito sa taas. So, papakita ko muna yung sa baba. Ito yung pinagkakabitan ng base plate. Yan. Yan. So, pag ito yung dito nyo isasabit yon yung nandun sa bracket, tas dito nyo ikakalang yan, bali, dalawa dito sa kabila, tsaka dalawa dito. Dapat, pag maglalagay kayo, sasakto dito ah. Kasi pag dito lang hanggang dito lang yan, baka tumilapon yung box nyo. Kaya make sure pag ilalagay nyo yung box nyo, sasagad dito. Yan. And then next naman natin is yung locking system niya. Sa locking system naman, kung may kita nyo dito, pag nakalagay dito, naka-unlock yan pag nakataas. And then pag nandito sa gilid is naka-unlock. So, pag ganito, mapipindot nyo siya. Dito nyo siya pipindutin sa gilid. And then, up nyo lang. Yan. Ito yung pinipindot, ah. Yan. So, pag naka-lock naman yan, ganito, ilalock natin siya. Yan. So, hindi nyo, mapipindot nyo siya, pero hindi siya matatanggal. So, naka-lock na siya. Yan. So, okay na okay yan for safety purposes. And then, unlock na natin. Matatanggal na natin. So, ganun lang yon. Bali, dun sa kasamang susi, dalawa yan. Bali, tabi nyo na lang yung reserve na susi. Tapos, ganun din sa baba. Ganito rin dito, yan o. May push lang kayong button, which is ito. Yan. Sa mga nakaraang vlog na nakikita ko sa iba, kasi bago ko rin to ni-review, pinanood ko rin yung mga ibang vlog. So, thank you sa mga idea. Ang review nila is, ito raw is nangangalawang. Then, nahihirapan sila ipihit daw. Since bago pa to, hindi pa natin matetesting at saka hindi pa natin ma-experience yon. Pero yun nga, sinasabi ko lang rin in the near future para ma-expect nyo rin, kinakalawang daw to. Para at least maging transparent na ako sa inyo. Kinakalawang daw to. Pero ang ginagawa nila is, nilalagyan daw nila ng WD-40 or yung ano, yung parang pampadulas dito. Yan. Bali, after naman nun, okay na siya. Bababad nyo lang ng mga wala pang 1 minute daw. So, yun. So far, di pa naman na-experience kasi nga, bago pa lang. So, yun lang naman yun yung siguro sabihin natin cons. Pero, hindi naman siya totally cons. Tapos, yan.
yung bigat na to, hindi ko siya masukat, wala akong mahanap na ano, sukatan. Pero once na nakahanap ako ng timbangan, ilalagay ko sa description. Pero siguro mga around 7 kilos to. 7 kilos to 6 kilos yan. Kasi yung 55 kilos nakalagay is doon sa ibang details na nakita ko is 10 kilos. Pero gusto ko makita in actual eh. Kaya doon ko na lang sasabihin sa description or kaya pag nakahanap ako ng timbangan, ilalagay ko na lang sa Facebook page natin. Doon yun na abangan. And then, eto yan, sa loob, papakita ko naman sa inyo. So, tara na. And then, sa loob naman, kung may kita nyo, yan. Yan, naka-leather siya. Yan. Bali, hindi to pure leather, ah. Bali, sa tingin ko, ang tawag dito is synthetic leather. Katulad doon sa mga nabibili natin, synthetic lang siya, hindi siya yung leather talaga. So, may tingnan natin, ah, kung ano yung paano siya natanggalin. So, parang ano lang siya, naka-magic tape lang siya dito. Yun, naka-magic tape lang. Ayan siya, oh. So, pwede nyo siya labahan. For example, nabasa or kaya na natapunan, pwede nyo, pwede nyo tanggalin yan. Tapos labahan nyo na lang. So, hindi ko na siya tatanggalin. Yan. Pero madali lang naman yung tanggalin yan. Nakikita nyo. Yan. Para pakita ko lang sa inyo. Yan. Ayan yung pinaka likod niya. Ito yung tape niya. Oops. Tapos ito yung tape niya. Yan. Ito yung tape. So, yan. And then, dito naman, pwede kayo maglagay dito ng mga parang mga lalagyanan. Oh, dito ko nilagay itong isa kong tools. Kasi yung lagi ko ginagamit. And then, itong sticker ko. Yan. Sticker. Diyan ko nilagay. Then, kung may kita nyo dito sa pinaka gilid niya, may kita nyo yung rubber. Yan. So, ito yung itsura ng rubber niya. Yan, naka-sealed yan. So, ang sabi nila, syempre hindi pa natin natetest, is water resistant daw to. Not sure kung paano yung pagkakadescribe ng water resistant. So, pag nilubog ba to sa tubig, hindi pa pasukan. Not sure. Syempre hindi pa natin natatry yun. Pero hindi naman natin gagawin yun, no? Kasi yung top box is gawa para ilagay sa box, hindi ilagay sa tubig. Bali, yun lang naman yung opinion ko doon. Pero for sure, 100% pag umulan, hindi yan papasukin. So, yun lang naman yung pinaka-purpose yan, hindi yung ano yung ibababad mo sa loob ng tubig. Or kaya ibabaon. Yan. So, okay na okay siya. And then, ang hinahalata ko lang dito, yung pinaka-base plate niya, like yung sinabi ko kanina, sobrang bigat or nabibigatan ako sa base plate niya. Siguro mga 3 kilos din yun. So, total, mas 10 kilos lahat pag pinagsama-sama. So, yun. Mabigat talaga siya. So, ngayon, nakita nyo na itsura niya. Bali, ito pala yung isa niya pa. Bali, iduduktong nyo lang siya dito. Yan. Para at least hindi, pag meron kayo nilagay dito, naka-steady lang siya. And then, yun lang naman. Ito, yung sa hinges niya. Plastic yung hinge niya. Para at least magkaroon kayo na idea. Plastic tong hinge. So, yun, sana sa next na version is mag-metal na rin to. Para at least, for improvement din pa naman. Lahat naman yan nag-i-improve eh. Yan, sana maging metal to next time. Para at least, mas matibay. Pero sa tingin ko naman, if ever na wag naman sana masira, pwede naman tayo magpagawa nito. Since, pwede tayo magpagawa sa mga, yun sa mga aluminum shop. Magagawa nila ng paraan yan. So, yun. So, yun guys, bali, ihabol ko rin pala. So, nakalimutan ko. Yan. So, ito yung pinaka, no, pag nilagyan nyo na pala ng helmet. So, kasha yung full face helmet niya. Yan, kasha. Yan. So, meron pa kayong space dito. Yan, dito. Malaki pa. May kita nyo. So, lawa natin ha, para makita nyo. Yan. So, meron pang space dito. Marami pa kayo pwede ilagay dyan. So, yan. Kasi, nakalimutan ko kasi na ipakita sa inyo. So, yung itsura niya. Kung pagtagilid, yan. Medyo angat siya dito. Yan. Pero, masasarap pa yan, ha. Tingnan niyo. Yan. So, yan. Pag pasok na pasok yung full face helmet. So, ganyan lang rin siya. So, hindi naman siya yung sobra. And then, marami pa kayong pwede ilagay dito. Pwede kayong maglagay ng chanelas.
siguro sapatos, malalagay nyo pa dito. Ayan. Malalagay nyo pa yung kabilan. Tamang diskarte lang. And then tubig, mga tumbler, pwede nyo pa ilagay dito. And then, pwede pa. Marami pa iba. So, yun. Pinakita ko lang sa inyo kasi nakalimutan ko. And then, yun nga. Balik na tayo dun sa road. And then, papakita ko sa inyo. And then, sasabihin ko rin kung ano yung pakiramdam pag nakakabit na to sa likod. So, tara na. So, yan guys. Bali, re-review na natin tong top box. Yan. Bali, ang una nyo mararamdaman talaga, kasi di ba yung base plate pa lang nung ano, nung top box is mabigat na. Not sure ko ilang kilo yan kasi walang pang kilo. Pero yung top box mabigat din. So medyo nararamdaman ko, medyo lang naman, hindi naman masyadong big deal. Medyo nararamdaman ko yung ano, yung bigat. Bigat ng top box. Ay nga rin yung sinasabi ng iba eh. Na parang yun nga, bibigat yung motor mo kasi ano yun eh, alloy yan eh, so natural lang yun. Pero ang kapalit naman dun is yung durability ng ano, ng box, kasi may kita nyo sa bawat kanto ng ano, nung box is meron siyang rubber, so kahit bumagsak siya, hindi siya yung madadamage na sobra. And then pang matagalan na talaga. And then dun sa mga napapanood kong review din, and then mga after a few months, yung medyo nangangalawang yung ano, yung sa may susian yan. Pero syempre bago pa naman sa atin, so observe ko na lang yun muna after na ilang months, pag yung sa nauulanan, and then pag nababasa, tingnan natin kung mga ngalawang ba. Pero for sure, ang sagot lang naman dun is yung WD-40. Para at least hindi siya ano, mawala yung kalawang. And then isa pa sa mga ano, sa mga nahalata ko dito, kasi yung dati kong box, maalog, tapos maririnig mo talaga. Dito natutuwa ako kasi ano, hindi siya maalog. Pero hindi siya maingay. Kasi yung dati ko, marinig mo pa yung medyo umaalog eh. Doon sa mismong bracket, two top box. So ito wala na siya. Kaya medyo natutuwa na ako dito. And then sa design, yan. Napakaangas. Ang ganda ng ano, ang ganda talaga ng design ng ano, ng alloy na top box. Siyempre, aminin naman natin na parang ano siya, parang military type. Di ba yung design? Kasi apabox siya. Pang heavy duty. So, ayun din yung isa sa mga ano. So, ayun din yung isa sa mga kinakatuwa ko, yung design talaga. Ang dati, bali sa mga nagtatanong pala ng price sa top box natin. So, ang price niya before is 7,000. So, yun, ang posted price niya na ngayon is 6,000. Bali, to be exact, nasa ano siya, 5,990. Ayun yung nakalagay sa post niya. So, yun, sa mga mag-avail, chat niya lang siya. And then, ayun. Mura-mura na rin kasi. Unlike dun sa iba, magkano ba sa iba? Para nasa 7,000 din, di ba? Sa kanya, nasa 6,000 lang, di ba? So, pwede na rin. And then, maganda rin to pag long ride talaga. Kasi, yun nga, bukod sa ano, bukod sa matibay siya, water ano na rin siya, parang naka-water sealed na rin siya kasi may rubber siya sa gilid, di ba? Kung makikita nyo itong video na to. So, okay na okay siya. Ayun kasi yung purpose na itong motor ko eh. Kaya, bibilang ko pa nga ito na ano eh. Alam mo yung parang sa ADB, yung alloy box sa gilid. Yan, para tatlo na yung box ko, para doon ko ilalagay yung mga tools ko. Pero naghanap pa ako ng ano, paggawaan nun. Yung katulad sa ADB. So, ito, pa-flash ko sa screen yung gusto kong mangyari. Yan. So, credit sa may-ari na to.
So yan, kung may alam kayong bilihan na to, at saka kung pwede, saan pwede magpa-customize, patulungan na lang ako. Comment na lang kayo dun sa baba. Or kaya PM nyo sa ano, sa Facebook page natin, yung Jong's TV. Yan. Kasi gusto ko talaga, ayun yung concept ko eh, parang touring. Touring bike yung gagawin natin dito. Touring concept. So yan guys, bali hanggang dito na lang. So I hope nagkaroon kayo na idea dito sa review natin sa Alloy Top Box. Yan, kay Pops Painstall, yun. So before natin end yung video, gusto ko lang mag special thanks sa mga sumusuporta sa atin. Yan, SJC Custom, shoutout. And then 86 Clothing. And then Pops Painstall. Yan. And then sa mga nagsusuporta sa atin ng mga vlogger din na tropa natin, yan, kay MDS Moto and then kay PJ Moto, yun. So yan, hanggang dito na lang guys, and then abangan nyo yung next video ko kung ano gagawin ko dun sa luma kong ano, box. May gagawin kasi ako dun sa luma kong box eh, yung bago pa yun, okay na okay pa. So abangan nyo na lang yung next video ko na yun. So yun, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button and hit the notification icon para lagi kayo updated sa akin vlog. And then please do like and share na rin. So yun, thank you guys, and then see you on my next vlog. Bye bye.